Yo, so what's up? So good morning everybody. Well, it's Moto Jam. Dito tayo ngayon. Pinapaliguan yung ating kabayo. Ayun oh. Tamad ako lumapit. Basa eh. Well, today is another day. Ang gagawin natin ngayon ay papa-maintenance natin yung ating NMAX. Well, before that, dahil sa mga patuloy-tuloy na pag-ulan, so medyo madumi ang ating motor, napuputikan lagi. So, naisip ko na ipa-car wash muna na kaya naman dalhin sa mekaniko na madumi, di ba? Lapit lang naman to sa amin. See you later. Yeah, welcome back. Tapos na tayo magpa-car wash. Bagong ligo na yung aking NMAX. Well, next thing to do is kailangan natin mag-withdraw bago tayo pumunta sa MotoCare. So marami mga tatanong sa akin, no? Bakit naman jam doon ka pa pupunta sa Manila, eh? Taga Quezon City ka, ba't doon ka pa magpapaayos ng motor? Well, the reason is wala lang, trip ko lang. Actually, ito ay referred by a friend. And then, basa ko naman sa kanilang Facebook page is maganda naman yung mga reviews nila regarding sa mga pagkalkalkalkal ng mga motor. And then, nung nakita ko is nag-inquire ako, nag-message ako sa kanila, and then sabi ko, ano ba ang pwede maging service para sa aking motor na NMAX na 1 year na, and then 14,000 plus odometer going to 15,000, lapit na pala. What? And then ayun nga, ang sinabi nila is CVT cleaning and FI full service. So yung dalawang service na yun, it's only 1,400. But the challenge is there's a possibility na maraming tao doon ngayon dahil Sabado. Then marami nagpapagawa doon, nakikita ko eh sa Facebook page nila. Well, sinubukan ko na umabot sana ng alas 8 kaninang umaga yung opening hour nila. Medyo masarap ang aking tulog. Siyempre, pag-gising mo, hindi ka naman bangon agad eh. Muni-muni ka pa eh. Facebook pa eh. Cellphone. Unat-unat. Eh, tsaka isa pa, Sabado ngayon, di ba? Wala sa trabaho. Just like me. It's rest day. Oops. Tapos nagpa-car wash pa ako kanina, di ba? Kuya, oh. Naka 2020 NMAX. And regarding pala sa sinasabi ko kanina ng maintenance. Well, meron naman maintenance itong sa NMAX. Syempre, hindi naman natin pinapabaya. Well, yung regular change oil, gear oils and engine oil, something like that. Something like that. And then still everything is stuck, nothing modified or nothing improved, nothing changed. And naisip ko is yun nga, ipakonsulta na sa mekaniko itong motor natin dahil panay tire ride kung saan-saan napupunta itong motor natin, kung saan-saan napuputikan, nadudumihan, malayo-layo na ang inaandar. Dati kasi naging ano ko lang to. Tawag na ito, pang pasok lang, opisina, bahay. Doon lang siya napupunta. Nung start tayo ng moto vlogging, naging taong gala na tayo. Grabe namang likuyan. Third lane agad. Mauusay ka. Yun din, oh. Masiga ng kalsada.
Pag galing U-turn, nasa third lane agad. Oops! JP. Yan, si Kuya JP. Ikaw, Kuya? Ken. Kuya Ken. Dumi ng air filter ko. Open. Pinalitan ko na rin yung air filter. Kuya, yung mga ano ba, mga CVT cleaning FI, tuwing kailan ba talaga dapat ginagawa yan? Ito po. Ganda 6 months. Ito, ano ba una natin gagawin? Ano? CVT yan? Or ayan? Every 6 months? Oo. Bilis po, panggilid. Panggilid. Para maano rin po natin, ma-monitor po din po natin yung mga bolang. Oo. Oh. Saka yung Siya, napakadumi pala ng loob niya. Yan ang nga yung expect ko eh. Sabi nila madumi yung loob talaga. Dahil nga hindi nabubuksan. Ayan o, napakadumi ng motor natin. Parehas yun kuya, yung FI tsaka CVT, 6 months. Hindi, kada ano, 10,000 niya. Sir, may 10,000 ba bago FI? FI. Ano sir? 10,000 kilometer. Tas yung next every 10? Sige, 1 year. Ah, 1 year. Kung ano mauna? Okay. Mukha biyahe-biyahe kasi ako eh. Baka ano eh. Kaya pinacheck ko na. Ano lang kasi yan, pinangpapasok ko lang sa trabaho. Mga isang taon. Parang ito lang naman ako mga last month. Nag-start mag-travel-travel. Okay pa naman po. Okay pa yung belt ko. So ayan o. Wow. 1 year, 14K Odo. Okay pa daw yung belt ko, sabi ni Kuya JP. Ano po, yung belt ko natin na to, kada 20, palit po tayo. Oh, so after 20 odometer, kilometers yun, papalitan na to. Mahampas na po eh. Ano yan kuya? Liable po. Liable. Ako, ano na po siya? Eh, okay na po siya. Kailangan na bang palitan? Okay. Magkano yan? Ano po to? 75 or isa lang. Ilan doon? Ani po. Ani. Sige kuya. Saka mga kailangan ano, palitan. Slider mga palitan natin. Maluwag na kasi. Okay. Magkano yan? 180 po. Sige. Tatlo na po itong 180. Okay, sige. Ito fly ball yung kanina. Ito. Tapos ito naman. Slider po. Ano? Slider. Slider. Yun. Marami tayong natututunan dito kay Kuya JP. Ngayon. Doon siya nakalagay. Okay. Ano po siya nandun? Yun. Okay pa yan. Opo. Yun. Kuya, anong pangalan mo kuya? Sir Ryan po. Ryan. Yun, Sir Ryan. Follow niyo yung MotoCare. Ano ba ginagawa sa FI full service? FI po natin sa based on manual po ano. Oh. Every 10,000 po dapat magpa-effect din. Okay. Or 12 months po. 12 months. Kung ano mauna? Kung alin po yung mauna. Ayan. Po, na-reach natin yung 10,000 sa loob lang ng dalawang buwan. Okay. Record na po tayo. Okay. Kung isang taon naman, 1,090 na po, record. Pero prerogative na pa rin po yung decision nyo pa rin sa kung gusto nyo sa FI. Okay. Marami first time ko lang mag-FI eh. Marami pong ano, galing Pinoy hanggat walang nararamdaman. Oo nga. So, BMS po kasi ng FI natin yan. Preventive maintenance service. Okay. So, kailangan natin siyang gawin. Wala naman po masamang FI eh. Iba, natatakot kasi. Malaki daw yung butas. Yan po yung mga ano ng iba. Yung? So, malaki daw yung butas. So, totoo naman po siguro. So, base sa mga pinagdaanan nila sa mga pinagpagawan. Unang-una po, baka nag-invento lang yung mekaniko ng panglinis. Nag-invento lang po ng solution na panood lang sa YouTube. So may pagkakamali sa review. Mm. Kaya po may mga review na kaya nila. Kaya ikaw nga maraming review na gano'n. Ito po nasisira yung motor. Unang-una po, hindi po angkop yung machine na ginagamit. So dito po makikita nyo naman sobrang legit yung mga kompleto sila dito. So kailangan natin dito sa FI,
sapat na tools at marunong na mekaniko. Hindi pa pwedeng marunong lang yung mekaniko, wala siyang sapat na tools para sa mga unit natin kasi in-upgrade na po ito. So dapat upgraded din yung mga ginagamit natin. Ayun. Hindi pa pwedeng pantsa-pantsa lang. Hindi po pwede yun. Mahali pong masira yung motor. So ito po si FI cleaning. Yeah. Ay si FI natin, fuel injector po siya. So ito po yung sasalang natin doon mamaya. Bali 8 stage po yung pagdadaanan niya para ma-validate natin kung okay siya o hindi. Ah, okay. So may patayan po tayo. Ako na naggagawa at saka po kayong mayari. Hindi po pwede yung kami lang yung nakakaalam sa ginagawa. Pakita ko po sa inyo yan. So yung gagawin natin ngayon po is tune up po ano. O yung valve clearance adjustment. Check natin yung valve clearance nung intake natin at yung exhaust. Para yung power firing order natin, may balik natin sa standard na po. Yung usually kuya, ano yung mga nagiging problema kapag sine-check yan? Kapag ganito ng ito, 14,000 na yung kilometer. Actually, wala pa naman po. Ang unang factor lang po dyan, yung paglakas natin ng gasolina. Andyan na po yan. Kung dati 100 na yung consumo natin, naging 130, 140. O kaya naman po, pumunta tayo sa pagkasira kasi hindi natin siya lilinisin. Ipapakita ko sa inyo yung dumi niya mamaya. So, nagko-command kasi sa FI natin is throttle body. So, siya yung nag-uutos kung ilang volume na gasolina yung kailangan. And sensor type po siya, hangin lang po. So, konting-konting hangin, konting gasolina. So pag nangyay nagko-command marumi, sa FI lininis, useless siya. Mm, pag si throttle okay. Naman lininis, okay. Yung nag-uutos, lininis, yung inuutosan, hindi naman, so useless. Pero pagdating naman po sa mga bugbugan ng mga motor, halimbawa yung mga angkas natin, mga pagbanda, kaso sa mga pagbanda, lahat dyan. Ano po yan, ina-adjust din po natin yung maintenance nila. Kung dapat every 10,000, tapos yung mga naka-washables, so dapat i-adjust din natin kasi nag-modify tayo. Lahatin mo na po, umikot ka sa buong Pilipinas na pagmamalaki ko po yan na ako lang po yung meron ng ganitong service. Ngayon, tama pala napunta natin. So inihiluran natin siya ng tama, inihiluran natin siya ng pantay na pantay. Makikita niyo po yung luma just ng after ng ano natin sir. So hindi naman po siya delikado sa mukha ng ibang mga nagpapasta. Kinakat daw namin yung ano yung angle ng ano. Hindi po kasi sobrang pino po ng grado. Sekreto na lang po namin kung ano yung ginawa. Pero hindi po siya masisira. Yun. Una po magre-reflect kasi yun sa mga nagpagawa. Sobrang ganda po. Ayun po, tingnan nyo. Ito na. Uy, grabe ang linis. Parang ibang iba sa kanina. Kasi oh. Ito na po si throttle body natin. Ayan. So kung nakita nyo po yung nag-build na carbon, yan po yung posibleng manira ng throttle body natin. Ito po yung dumi niya. So yan po yung dumi niya. So literal po siyang dumudumi. And then pag dumi siya na dumumi, hindi na po mag-analyze yung TPS natin tsaka si ISC. So yan po yung trabaho niya ay kung magbigay ng volume na gasolina. Kung ano yung iuutos niya, yun yung ibibigay na gasolina na injector natin. So sensor type siya, maselan. Kaya po nagkaroon siya ng cleaning every 10,000. Para po, laging consistent yung atak natin. Laging aggressive, hindi siya nade-delay. Dahil po dito yan. Kaya yung paglakas ng gasolina, 50% po ito yung dumi, saka yung FI. 25% yung filter natin, 25% yung spark plug. Kaya dito, hindi po tayo palit ng palit. Laging may patayan. Kung kami ka mukha sa ibang shop na palit agad, dili agad nito. Sa atin, lagi may patayan. Ayan, para tayo nagsiseminar kay Kuya Ryan. Yes, dami tayo natututunan dito sa MotoCare. Yes sir, yun po yung ano namin, goal namin dito. Hindi madali yung trabaho. Pinapaliwanag din nila sa mga customers nila. Ayan o. Oh. So, ito po yung air filter natin sir, pagka wala na po siyang ano. Hindi na siya makahinga, parado na po yan. So, lumulusot pa po yung liwanag. So, kahit pa paano, meron pa siyang ano. Pwede pa natin siyang gamitin. Siguro, hanggang dalawang oil change pa natin. Pwede pa na. Pero pag wala na pong lumusot na hangin, na liwanag dyan, wala na rin siyang ano. Sakal na po siya, hard flow na po. Pero, kuya, pinalitan ko na rin natin. Mas okay po. Genuine naman po yung mga parts natin. Ito po yung spark plug natin. Stock nyo po is resistor type siya, NGKR. So kung babase po tayo sa reading, is okay pa naman po yung reading niya, no, sir. Pero pagdating po sa FI kasi clearance gap yung pinagtatalunan natin. So napupudpud yung gitna, lumalayo yung clearance gap, lumalakas tayo sa gas. So iba po kasi ang batayan natin minsan sa pag-andar lang.
ito kung hanggang nito sir, nakita ka, abuti ng 2 to 3 years, 4 years. Wala po kayo may maraming naman problema. Pero yung lakas ng gasolina, lalakas doon ng lalakas. Hanggat na lumalayo po yung tira sa gasolina. Sa akin po, pamalit na talaga siya, every 10,000. Sa kasa naman po, 6-8 palit na siya. Magkano yung pag nagpapalit sa inyo kuya? 220 po, spark plug natin. So, dalawa klase yung spark plug natin dito sir. Meron tayong NGKR na stock. Meron din naman po tayong platinum type. Pares lang po sila ng presyo kasi may mga client. Anong difference nila kuya? Bali, ano po ito, yung electric horn niya, matulis na po. Para yung firing order natin, oriented, hindi siya sumasayaw. Consistent lang sa gitna. So yung difference ng dalawa. Sa amin parehas naman siyang okay. May mga client kasi tayo na gusto Yamaha lang, standard lang, stock lang. So meron kami parehas. Sir? Bakit trabaho lang po? Oo. Ito kasi naisipan ko na mag-travel. Pero nung almost 1 taon din, bahay, trabaho lang yan. Nabubundahan. Sir, buti na talaga yung bahay. Oo, eh kasi nagta-travel na ako eh. Aalis na ako. Kung saan ako nagpupunta, mahirap na... Opo, mahirap magkaberya tayo. Magkaberya pa sa malayo. At least ha, mapacheck ko na muna agad, no? Bago ko umalis-alis ulit. So, ito po yung pillar gauge. Diyan po yung ginagamit natin para makuha natin yung tamang sukat. Ano po? Hindi lahat ng mekaniko marunong pong gumamit nito. So, 0.10 po yung standard natin. Che-check natin siya kung ilan na po yung linaki ng bulb hiras natin. Anong, ano kuya, standard? 0.10 po. 0.10. Ito po yung 50 natin, yan medyo swati na yung 50. Okay, kumakapit na. Kumakapit na siya. So nasa 15 po yung bulb hiras natin. Normal po yan sa mga ano natin, sa mga makina natin na single overhead guns kasi rocker type tayo. So yun po yung tumutulak sa barbola natin para mag-function yung ano natin. Ito. Sabi na po siya ngayon. Tapos hindi na po papasok yung pumasok sa kanya kanina. So yan po, okay na po siya. Pantay na pantay po yan. Ilan ang standard naman yan? 21 sir, 0.21. Yung ibinayaran mo ngayon, mararamdaman mo siya. Hindi ka mukha sa iba, gagastos ka na nga ng malaki, ano-ano pinabili. Mamarket ka na kung ano-ano ng pyesa. Parang wala nangyari. Oo, paglabas mo, ito. At ganun. So dito po, hindi. Sobrang ano po, balik alindog po yan. Worth it yung binayaran. Oo, sir. Kasi iwan naman na binabalyo natin yung pinagpapagawa niyo sa motor. Hindi naman pinapulot yung pera. Tama, sir. So dapat, nasusulit. Para binabalikan. Yes, sir. Tapos dito sa nag-upgrade din po tayo ng mga CVT. Mm-hmm. Yung mga gusto pa ng dagdag bilis sa motor. Yan. Meron naman po tayo ngayon. Meron po tayong level 1, level 2, and level 3. No? So, ang level 1 natin is yung kinakat natin yung pulley. Mm-hmm. Kalgal po tawag ng iba dyan. Kinakat natin yung limiter sa akin po. Fat limiter naman siya. Mag-expand yung gear natin. Magkakaroon tayo ng high gear. Dagdag ano po? Dagdag power sa motor. Dagdag tulong. Tapos mag-upgrade tayong konting flypole. Clutch spring. Yan po yung level 1 natin. Yung level 2 naman, naka-power clutch na tayo doon. And level 3, naka-power clutch, naka-bell na rin tayo. So full, complete na po siya. Hindi, kaya lang, maganda lang po dito, yung stock. Minomodify po yung stock. Mm-hmm. Kinakat ko lang yung limiter. So nagiging ano siya. So kung mas mataas yung level nun, kuya, mas ano yung gas natin, no? Medyo madadagdagat siya. Ay, hindi naman po. Ang gawa ko, sir, talagang mapagmamalaki ko sa iba. 1/4 acceleration ka lang. Mag-high gear ka. Unlike sa iba talaga mag-full throttle ka. One-fourth kaya na mag-high gear. Yes sir. I-demo ko po palagi yun. 1/4 acceleration na tayo. Hindi natin siya gagalawin. Angat talaga siya. So mas matipid tayo sa gas. Ang feedback sa akin sir sobrang ano. Kasi gawang ari siya. Hindi naman siya gawang pang pera-pera lang. Tsaka sobrang tagal pong magpagawa sa akin. Shout out sa mga nagawa ko dyan na naghintay ng buwan. Yeah, pero sobrang sulit sir. Yung consumo nila sa... Odometer nila na 28 per liter yun. Nakakuha naman nila ngayon. Nasa 38. Nagpo 40 plus sila. Lalo pagka mga long ride. So, ang laki po sir. Ang laki. Tsaka taon ko na po silang mga nagawan. Yun nga lang. Hindi ko talaga sa linolon sa
sa Facebook, hindi ko siya pinapakita talaga yung documentary niya kasi sobrang sikreto ko po yun eh. Ito pa yung ano ba, yung highlights ng power class ko. Yan po yung personalized ko pong power class. Ano po siyang ano, wala na po siyang mabibili sa panahon natin ngayon. So, dilaw na tanso po siya, ay pulang tanso. May lumabas tayo ngayon mga dilaw, so imitation po siya. US materials po yung ginagamit ko. Since panahon pa po ng jug, tsaka ng Dio, ito na yung gamit natin. Kaya gawang ari po siya. Hindi ko na po may mention yung presyo, pero alam na po ng mga client. Kasi naka-order na po talaga to, hindi po nagre-release ng walang order. So, ayun na po yung tune-up natin, sir. Sasara ko na po siya. Okay. Hindi na po natin yung sasara po siya. Medyo basal po kasi. Ayan, may ilaw na siya. Wala tayo ang tune-up. Pero wala. Dito makikita kung may problema na yung jet. So, kanina, ito yung naman sa akin. So, ano ba yung tune-up? Good. Pang diagnose natin, kaya niya po yung ABS, sana po. So, ibig sabihin, wala rin tayong history code, 0-0. So, walang i-reset, ano. Meron to kasi minsan ino-offer nila, reset daw, pero hindi naman po applicable, ginagawa. So, may mali. Yan yung trabaho niya. So, pagka negative buwan, o... Kasi meron tayong mga pang diagnose, hindi po lumalabas yung ganito. May warning device talaga siya na nagpapaalala sa atin. This will clear DTS in store area. So possible po na may mga data tayo na mabura na kailangan ng ano natin, ng unit natin. So mangyari, magluloko na talaga yung motor. So ganun po yung mga ibang shop rin na reset nila. Unang-una, bawal na bawal po. Kung kailangan lang talaga, inabaha sa tubig, binaba yung makina, sobrang nadamit yung mga ECU. So sobrang wiring, nag-shortage. So pwede natin siyang gawin, sir. So case to case siya, hindi siya basta-basta. Nakakatawa pag reset yung motor, yung ano mo, mali pong kaalaman yun. So sa mga na makakapanood, check natin kung legit ba o tapat ba yung ginagamit na ano natin. Hindi naman po kasi lahat napapasok niya yung data. May mga pang diagnose tayo na limitado lang din po yung namomonitor niya rin sa mga unit. Like sa atin, sir, kaya niya kahit ABS po, ano. Tapos through email lang siya, na-update po namin yan. Yeah, so no tayo, sir, no, hindi natin siya gagawin. Kasi bawal po. Okay, sir. Ayos. Malinis na malinis. Wala ayos. Tayong ginala, wala tayong in-adjust kasi normal po lahat. Wala ayos. Siyang history. Thank you. Okay. Heavy news, I'm going to go to the hospital.
naman kayo open, kuya, no? Monday to Sunday. Kuya, thank you, ha? Thank you. Kaya Ryan, thank you. Thank you. Sige po, thank you, kuya. Alright. Pucha, lasan ng ulan, nabutan ako. So, ayun na nga. Galing tayo sa MotoCare. Grabe, solid yung servisyo nila. Talagang bilang customer, ha, in my own experience kay MotoCare, eh talagang quality, quality talaga ang binigay nilang servisyo. Hindi lamang sila puro gawa, eh talagang pinapaliwanag nila. Para ka na rin nagsiseminar, di ba? Naliwanag nila kung bakit ito yung ginagawa nila, bakit ito yung tatanggalin, ano yung dapat palitan. Well explained. So marami tayong natutunan. So malaking, malaking bagay siya para sa mga katulad ko nga bago pa lang sa pagmomotor. Anyway, tatapusin ko na itong video ko and hanapin nyo doon si Sir Ryan. Grabe siya mag-asikaso. The best. Sir Ryan, babalik ako dyan. And sana sa mga subscribers natin is marami kayong natutunan. Follow nyo yung MotoCare, subscribe kayo. Follow nyo yung Facebook page nila and then subscribe kayo sa kanilang YouTube. Again, lakas na ulan. Thank you. Moto Jam saying bye-bye.